Good afternoon, everyone. This is Angeline Buaga. And what time is it? It's already 4:25 p.m. And it's time for another creativity. This video is a tutorial about an artwork using media and tools used in elementary art. So, una-una na rito ay ang crayons. Usually, di ba, ang alam natin gamit ng crayons ay sa pangkulay. Pero hindi natin alam, marami palang artwork we can make using crayons. So, we have the stenciling, etching, and scratch board. And what we are going to make this afternoon is what we call the crayon etching. The materials that you need are folder, crayons, cotton, scissor, popsicle and barbecue stick, nail pusher, and ruler. First one is we have to cut this long folder. Okay? Lalo-lalo sa mga nagtitipid at para hindi siya masyadong maaccess sa kulay, we can cut it in a smaller size. You can use other cardboards para maging base ng artwork. So, we cut it using scissors. Of course, paalala lang, beware in using scissors. Be careful, lalong-lalo na kapag mga bata ang gumagamit, we should guide them. Okay. So, let's start. After nating makat yung folder, ang susunod naman na gagawin natin ay ang mag-drawing ng pattern natin para alam natin kung saan ipi-place yung iba't ibang kulay. Ito na yung ginawa kong pattern. So, kung makita nyo, para siyang tao. So, nakadepende naman sa inyo yun kung anong gusto nyong i-drawing. Pwedeng bulaklak, bahay, mga dahon, ganun. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong i-drawing. At pagkatapos naman nating mag-drawing na maging pattern, ay uumpisahan na natin ang pagkukulay. So, maaari kayong gumamit ng iba't ibang kulay kung kahit anong gusto nyo. Siyempre, huwag natin kakalimutan na sa pagkukulay, lalong-lalo na sa mga bata, kailangan natin silang bantayan dahil mayroong tendency na maaari nilang isubo ang mga kulay. Kaya, kailangan natin silang bantayan. So, let's start! Pagkukulay, kailangan nyong diinan para later on ay maganda yung kalalabasan. Pagkukulay, syempre, depende sa inyo kung anong style yung pagkulay ninyo. As long as nakukulayan ng buo yung ating cardboard or yung folder. Ayan, so tapos na nating kulayan yung ating folder. So, after naman ito, ay tatanggalin na naman natin yung mga buo-buong kulay using cotton. So, after nating matanggal yung mga buo-buo sa ibabaw,
it's now time to put the color black. Okay, so kukulayan na natin siya ng color black. So, advice ko lang, sa pagkukulay ng color black, mas magandang gamitin ay oil pastel. Kasi, mas ma-black siya compare sa crayons din na kulay kasi hindi siya lahat nakukulayan. So, meron yung mga naiiwan. Kaya, mas maganda kung oil pastel na color black yung gamitin natin. Problema lang kasi kapag oil pastel yung gamiting black, eh mabilis siyang maubos. So, titignan nyo, wala nang natira dun sa ginamit kong black. Kasi malambot siya. Mas mabilis siyang matunaw. Mas mabilis siyang maubos. Pero, ito na. So, you can use cotton na para matanggal yung mga buo-buong kulay. Sunod naman natin gagawin ay ang pag-scratch using nail pusher. Okay, so you can use kahit anong bagay na matutulis dyan. You can use barbecue stick, popsicle stick kung gusto nyong mas makapal yung lines sa pag-scratch natin. So, i-scratch ulit natin yung ating pattern na drenowing kanina. So, again, sa pag gamit ng mga matutulis na bagay, lalo na dito sa pag-scratch, especially sa mga bata, kailangan natin silang bantayan. So, be careful. Let's start! Drawing na ginawa natin kanina. So, ang gagawin lang natin ay kakapalan siya using barbecue stick. So, ito na nga yung ating product sa pag-scratch using barbecue stick at saka nail pusher. So, next naman ay dadagdagan natin ng drawing itong ating pattern. Nabutan na tayo ng gabi sa paggawa at kumakit ito yung kamay ko after ng ating artwork, ito na yung nangyari, puro kulay na, pero maganda naman yung kinalabasan. Yan. At ito na nga yung ating output
sa ating crayon etching. So, kung makikita nyo, ganyan yung ginawa ko. So, nilagyan ko lang ng kahit anong shape yung sa loob ng yung parang pattern natin kanina. Tapos, nilagyan ko rin ng design sa mga gilid-gilid niya. So, ayan. So, ito na nga yung ating output sa ating artwork na crayon etching. I hope natutunan nyo kung paano tayo gumawa ng artwork through the use of crayons. So, itong ating crayon etching. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!